is Ariane Khey. I am a COVID-19 survivor, and here is my story. So March 15 when I first experienced mild symptoms po, like body pain and mild sore throat, and hindi ko siya masyadong pinapansin dahil akala ko normal lang kasi I came from a very tiring week. Nag-drive ako from Manila to Batangas. So, weekly ganun eh. Parang normal lang. Normal na pagod. And then, March 16, nagpa-check na ako sa isang hospital dito sa Batangas just to know. And then, I was classified as PUM. Nung March 17, after lunch, yung naka-close contact ko ay nag-message na nag-positive siya for COVID. So, first thing I did was, I contacted RHU na Cebu and coordinated with them na ito po yung status ko. Gusto ko po magpa-swab test, gusto ko po magpadala sa hospital. And then, yun. So, pumunta na ako sa hospital sa Laguna para ma-swab test and ma-isolate hopefully. So, sobrang gulo na ng utak ko, depression, anxiety. Yun lang, sobrang hindi ko na alam yung gagawin ko. Paano ba, ano nang mangyayari sa akin, paano yung family ko, and paano yung anak ko. So, nag-hyperventilate ako habang nag-aantay sa labas ng emergency room hanggang sa nag-collapse na ako dahil nga sa anxiety. I felt really helpless. And up to the point na hindi na ako makapag-isip ng ayos. So, I prayed to God. I told Him, God, whatever my purpose is, I am willing to take it. I surrender myself to you because it felt like na siya na yung last resort ko eh. Like, wala na akong kawala dun sa situation. And then, so, dun na nag-start na ma-admit ako March 17. Nasa isolation room ako, mag-isa. Walang kamag-anak, walang kahit sino beside me. Ako ang gagawa lahat, maligo, magugas ng pinagkainan, ganyan. So, mahirap kasi yung buong floor mismo, sobrang bigat sa pakiramdam kasi naririnig mo may mga umiiyak, may umuubo, mahirap na eh. Hindi lang sa part ng mga pasyente but also dun sa mga frontliners na umaattend kasi kita mo na yung pagod but still lumalaban sila. So, yung anxiety and depression andun pa rin pero nilalabanan ko siya by praying to God na please Lord give me strength, spare my family from the virus kasi 4 days po mula nung umuwi ako sa Nasugbu ay nakasama ko pa po yung buong family ko. So, March 23, when someone messaged me and told me na, ikaw ba to? Ikaw ba tong nag-positive? And I said, no, wala pang confirmation dito sa akin sa hospital. So, bago ko pa ma-confirm na ako talaga yung nag-positive, yung photos ko is nag-start na mag-circulate online and then marami ng taong nakakaalam, maraming nagagalit, marami yung parang kinokondena ka kasi meron kang virus na bakit ka pa umuwi, so whatsoever, ganun yung ano. Ano nangyari sa akin, ano, nanginginig ako, natutulala, and hindi pa rin ako makapaniwala kasi bakit ako pa sa lahat ng tao? Bakit po kailangan kong pagdaanan to? Yun yung nasa isip ko. And yung stigma na din, sobra na yung epekto sa akin kasi sobrang nakaka-depress yung na nalaman mo nang positive ka tapos ganito pa yung makikita mo na ano sa'yo ng tao. So, again, I prayed for guidance and strength and for a clear mind to face the situation kasi gusto kong ano
gusto kong labanan yung, gusto kong lumaban, pero saan ko sisimulan? Sinimulan ko siya unang-unang sa lahat. Acceptance, and then, nagdasal ako sa Diyos. So, even if I tested positive, God is really good. Kasi, naging asymptomatic ako simula March 18. As in, wala na akong nararamdaman na kahit ano. Chest x-ray ko, blood test ko, parehas okay. Nakaswero lang po ako, walang iba pong ginagawa sa akin, minomonitor lang ako, and then yun, may medication ako na Sinopret oral meds lang po, and then Orahex na ginagargel lang every after meal. Then nung March 26, tumatawag yung mommy ko, so wala akong ibang ginagawa sa ano, sa hospital, kundi magpahinga, magpalakas at magdasal. Nagro-rosary po ako every day. So tumawag yung mommy ko to inform me na lahat sila nag-negative. So, I praise God to that. Kasi, ayun lang po yung healing ko. I-spare nyo na po yung family ko. Okay lang na ako na lang yung makaranas nito. But please spare my family. Kasi, hindi nila kakayanin yung situation sa hospital. And it's very, very, very hard. So, nilabanan ko si stigma. The day after malaman kong positive ako, I posted something on Facebook, and yes, I did TikTok para makita nila na even if I tested positive, I am still positive in life na kaya ko siyang labanan. So yun po yung siguro nag-ano sa akin, yung optimism ko po in life, and then yung care ng frontliners and ang Diyos po. Siya po talaga yung tumulong sa akin na makayanan, kasi I have no one beside me. So si Papa Jesus lang po yung kasama ko, na kahit hindi siya nagre-reply, pero alam niyo po yun, yung pakiramdam na nagrepent ako, humingi ako ng tawad sa lahat, and tagdasal ako ng taimtim na, Lord, kung ano man po ito, ay bigyan niyo po ako ng lakas upang harapin po ang kahit ano. So, yun na nga po, awa ng Diyos, just 5 days after mag-positive ako, March 22 yung second swab ko, and then yung third swab ko is March 26. Parehas po silang dumating ng March 28 yung result. And I tested negative. So, na-fulfill ko na po agad yung 2 negative swab na kailangan para masabi na recovered patient ka na. Although hindi sinasabi sa TV, even if you tested negative, kailangan pa rin na mag-ingat ka for another 14 days of isolation for reinfection naman. So anong masasabi ko dito sa mission ko? It is finished din. Nung nag-negative ako, it is finished, kasi parang kailangan ko siguro tong pagdaanan for everyone to know my story, na walang imposible pag tumawag ka sa Diyos, na hindi talaga siya natutulog. Like, yes, we're in a very helpless situation, but please know na Jesus is there. Jesus has been always there. Na tayo lang talaga yung nakakalimot. And yung lahat ng binibigay niya sa atin na problema, or hindi naman natin problema, but pagsubok, is kailangan nating pagdaanan para mas maging matatag tayo na tao, and mas mapalapit tayo sa Kanya. And this whole COVID thing is, you know, it's really bound to happen eh. Like, ngayon, sobrang timely, malapit na ang Semana Santa, and masyado na tayong focus sa mga material na bagay, masyado na tayong consume sa trabaho, sa oras, we forgot na happy things in life are for free, and that's it. That is our family, yung time, yung love, na sana hindi natin itong journey ko, masasabi kong nagpapasalamat
ako sa Diyos dahil siguro kaya niya binigay sa akin to is to inspire others na even if I tested positive for COVID is may buhay pa basta gawin mo lang yung tamang sinasabi ng DOH, care ng frontliners, yung optimism mo sa buhay, yung fighting spirit mo na gusto mong mabuhay, gusto mo pang labanan, and kay God, siya lang talaga yung makakatulong sa atin at makakaligtas sa atin sa kahit anong unos na ibigay sa atin ng mundo. So, sa panahong ito, ang kailangan po talaga natin is magdasal po kasi totoo pong walang imposible sa Diyos. My God, I know that you have a great purpose for my life, and the circumstances that I am facing now are there to make me a better person. I believe that my story will be a testimony of your goodness and your grace. I pray that you give me the courage and strength to move forward with my life, that I may carry out the plan that you have set for me, not for my glory, but for yours and yours alone.